Para sa mga nagnanais sumabol sa Valentine's, dalin nyo ang inyong honey sa My Honey's Farm sa Batangas. Bukod sa mga nagagandahang bulaklak at matatamis na mga produkto, siguradong perfect ito para sa inyong date. Sinimula ng My Honey's Farm bilang isang agritourism site ng mag-asawang June at Beth Aragon. Di kalaunan, sinamahan na rin ito ng Bees Tour. Nagka-concept kami ng bee farm kasi, by the way, agriculturist ako, and si Beth is she took up zoology. So, nung nagtatrabaho sa Los Baños, UP Los Baños, ay nagkaroon ako ng pagkakataong mag-aral sa New Zealand sa seed technology, and one of the farm tour na pinuntahan namin ay yung mga bee farm sa New Zealand. So doon ako namangha sa kanilang mga bee farm. Talagang commercial, napakalaki, napakalakas ng production ng honey nila. So naisipan ko na mag-alaga ng bees dito. Ito ay garden of flowers. So, di ba ang bees ay mahilig sa flowers na kailangan nila para mag-produce ng honey? Iba't ibang klase ng mga bees ang inaalagaan dito ni Mang June. Actually, ang aming type ng bee dito, yung tinatawag nating European bee o yung imported bee, Millipera, scientific name niya. No? Kasi yan ang malakas mag-produce ng honey sa among the bee species. Meron din tayo dito yung stingless bee. Ito yung ating native, locally called lukot. Ang pagkakaiba nila, para sa akin, maganda rin itong stingless bees kasi yung type ng honey niya kakaiba. Bagamat ko konti ang napuproduce niya, pero tingin ko mas ibang klase niya. Tingin ko mas good for the health. Plus, meron itong mas marami siyang mag-produce ng pollen. So, tingin ko mas maganda ito sa katawan ng mga pollen ng stingless bee. Ang pag-aalaga ng bee, dapat every at least twice a week, dapat bibisitahin mo yung hive. Ano? Iisa-isahin mo yung frame. Kasi ang bees, isa lang dapat ang reyna niya, ang isang hive. Pag nag-produce sila ng queen cell at na-hatcho, daging queen, nag-produce ng queen yung hive, mag-aaway sila, lalayas, magsaswarm. So yung mga queen cell, tinatanggal talaga yon. Pag nakita mo na yung queen cell sa frame, pinapatay yun or tinatanggal. Kaya naman dahil sa tamang pag-aalaga, ay marami silang nagagawa sa inaaning honey mula sa kanilang bee farm. Actually, ang product talaga ay yung honey. Ano? Yun ang main product. So, sa panahon ngayon ay, ang honey ay medyo maganda ang presyo kasi bagamat mahirap i-produce, maganda yung production, maganda yung price niya. So, yun ang main. Pangalawa, yung sinasabi namin pollen, medyo may konti lang nakukuha nito eh. Doon sa native bee, yung stingless bee, yon meron sila yung tinatawag na parang wax. Yung wax, ginagamit yon for, ginangata yun for therapeutic purposes. Sa stingless bee. Tapos meron din honey wine. Bukod sa mga alaga nilang bees, may iba pa kayong pwedeng gawin sa loob ng My Honey's Farm. Meron horseback riding. Ang pangalan ng horses namin ay Pula and Puti. Merong trail blazing. Pwede kang mamasyal sa trails, mag-appreciate ng iba't ibang klaseng trees. So we have swimming pool, we have rooms, and of course, we have the view, magnificent view of the Taal Lake and Taal Volcano. Because of the view, naglagay na rin kami ng mga rooms. So we have 11 rooms. And then we have kawabat, and we have a sauna, and then we have a spa. We have a restaurant and we call it A Taste of Honey. Kasi we want to incorporate honey dun sa mga recipe.
My Honey's Farm is located at Barangay Nangkaan, Mataas Lakaway, Batangas. We have a Facebook page, My Honey's Farm, and we have a contact number there. We have an email, and you can contact us anytime for your visit. We welcome you, as I said, welcome to My Honey's Farm.